Okay, magandang araw sa ating mga tagapakinig sa buong mundo. Kamusta ho kayo at marami ho tayong pag-uusapan sa hapong ito. At ito mga kaibigan, nakakatuwa sapagkat mismong si Senador Amy Marcos ay talaga namang nababahala na rin sa nangyayaring mga katiwalian diyan sa Bureau of Custom. Kung kaya't sa unang araw na pag-upo ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. ay kaagad na nagbigay ng talumpati itong si Senador Amy Marcos. At ang gusto niya ay kasuhan na itong mga involved sa smuggling dyan sa Bureau of Custom. Itong mga opisyal ng Bureau of Custom ay dapat daw kasuhan ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. At maging itong mga smuggler ay dapat lamang isama na rin ito sa kasuhan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ngayon ang tumatayong DA Secretary ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi nababahala na itong ating Pangulo sa nangyayaring pagtaas ng pangunahing bilihin sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga agriculture product na ito. Talaga namang tuloy-tuloy ang pagtaas nito. At sabi nga ni Senadora Amy Marcos ay talagang ito ang pumapatay sa hanap buhay ng ating mga kababayang magsasaka, itong smuggling na ito dyan sa Bureau of Custom. Itong mga smuggler na dyan ay talagang dapat lamang kasuhan at dapat lamang managot sa batas. Dahil itong ating mga pobreng magsasaka, hindi na po halos nagtatanim. Hindi na sila nagtatrabaho dahil dito sa mga agricultural product na ito ay murang-murang nabibili ng mga smuggler na ito sa ibayong dagat ang halaga ng kanilang mga inaangkat. Kaya itong ating mga kababayan na mga magsasaka ay halos ayaw nang magtanim para mabuhay ang kanilang pamilya dahil dito sa sobrang baba ng presyo nitong mga smuggler na ito. Kaya dapat lamang na kasuhan na itong mga protector ng mga smuggler dyan sa Bureau of Custom. Panoorin po natin itong balita. Kaugnay pa rin dyan sa ginawang investigasyon ng Senado, no? Yung Committee on of the Whole na pinamumunuan ni Senador Tito. Itong si Senador Tito Soto, mga kaibigan, ay nagpasa na o nagsubmit ng kanilang committee report na umaabot sa 22 personalidad ang involved sa smuggling activities, kabilang na rin dyan ang mga protector. Panoorin natin ang balitang ito. Panagutin ang mga sangkot sa agri-smuggling. Yan ang mungkahi ni Senadora Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na uupo rin bilang bagong kalihim ng Agriculture Department. Ipinagtanggol naman ng Senadora ang isa sa mga idinadawit sa issue na si Navotas Mayor Toby Tiangco. Ang isa pang nasa listahan ng umano'y smugglers na si Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero may hamon naman sa mga nagbibintang sa kanila. Nakatutok si Marie Zumali. Sa unang araw ng panunungkulan bilang Pangulo ng kapatid na Senador Amy Marcos na si President Bongbong, may inihirit agad ang Senadora. Dapat daw ay magsagawa ng mas malalimang investigasyon kaugnay sa agricultural smuggling at kasuhan ang mga sangkot dito sa unang 100 araw ng bagong administrasyon. Ayon kay Senador Marcos na Chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, ang aktwal daw na paghahain ng kaso laban sa mga smuggler ang magiging sukatan kung gaano kaseryoso ang administrasyon para sugpuin ang pandaraya o manong ginagawa sa importasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Ito raw ang nagiging sanhi ng pagbaba ng farm gate price, dahilan para mawalan na umano ng gana ang mga magsasaka sa kanilang kabuhayan.
Pero dapat daw ay ayusin muna ng husto ang listahan ng mga hinihinala mga smuggler ng mga produktong pang-agrikultura. Ipinagtanggol din niya si Navotas Mayor Tubi Tsiangco dahil sa pagkakadawit ng pangalan nito sa listahan. Sabi ni Senadora Marcos, si Tsiangco raw ang may pinakamatinding paninindigan laban sa smuggling at naghain pa nga ng mga kaso sa mga sindikato. Dagdag pa niya bakit daw hindi pinapanagot ang mga matataas na opisyal ng DA. Kinukunan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Si Pangulong Marcos ang nagsisilbi ring kalihim ng Department of Agriculture sa ngayon. 22 mga individual ang pinangalanan sa Senate report, kabilang ang ilang mga opisyal ng Department of Agriculture, mga attached agencies nito, pati ilang mga opisyal ng Bureau of Customs. Ayan ho, ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, eh bakit daw hindi pa kinakasuhan ang mga opisyal na ito na sangkot o protektor ng mga smuggler dyan sa Bureau of Customs. Itong mga agricultural product na ito na inaangkat ng mga sinasabing mga smuggler na hindi nagbabayad ng tamang buwis ay ito dapat kasuhan, kabilang na rin ang mga protektor nito na binabanggit ang mga pangalan. Ang kabilang sa mga sinasabing pangalan na dapat kasuhan at kasama sa 22 katao na isinumiti ng Committee of the Whole na pinamumunuan ni Senador Tito Soto ay kinabibilangan itong sina Custom Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner Ariel Cayanan, Deputy Commissioner for Intelligence Group Chief Raniel Ramiro, Attorney Biner Bakiran, happy naman ito ng Revenue Collection Monitoring Group, Jeffrey Casio, happy naman ng Intelligence Investigation Service, Attorney Yasser Abbas, happy ng Import and Assessment. Kabilang din dyan si George Colaste, Director naman ng Bureau of Plant and Industry. At nariyan din si Eduardo Gununa, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang din dyan si Laarne Rojas, Plant Quarantine Service Division ng Bureau of Plant and Industry. Yan po ang kabilang sa mga sinasabing protektor ng mga smuggler, ng mga agri-product dyan sa Bureau of Customs. At nabanggit nga din dyan, itong isang nagngangalang congressman at Tubi Tsiangco na sinasabing protektor ng mga smuggler dyan sa Bureau of Customs. Kabilang din si Mayor June Diamante na sinasabing ito'y kabilang ito sa mga sinasabing mga smuggler na player ng produkto na nag-operate naman dyan sa Port of Davao, Cagayan de Oro, Cebu, and Subic. Napakarami po yan ang mga pangalan at kabilang din dyan sa mga sinasabing mga smuggler. Nariyan si Jerry Tevez na siyang nag-aangkat naman ng meat product. Number one daw po itong smuggler ano, na nag-ooperate naman dyan sa ito isang major player po ito ano, ng Port of Subic, MICP, Port of Manila, Batangas Port, and Cebu Port. Kabilang po yan na talaga namang matindi pala itong si Jerry Tevez na ito. At nariyan din si David Tan na mas kilala sa tawag na David Bangaya na player din daw ito sa Port of Cebu, MICP, Port of Manila at Port of Batangas. No, kabilang po yan sa mga matitikas na mga smuggler di umano dyan sa Bureau of Customs. Nariyan din si Manuel Tan, Agri Fisheries Product smuggler din po ito na nag-ooperate sa Subic, sa Cagayan de Oro at Port of Batangas. Nariyan din ang isang nagngangalang Leia Cruz na may mga alias na Luz Cruz at Lilia Matabang na sinasabing binansagang Queen of Union
no? At kabilang din dyan sa mga sinasabi pang mga smuggler, itong si Leia Cruz, ha? Ito'y gumagalaw din sa lahat halos ng port sa ating bansa, na kung ito'y Queen of Union, dapat din pong tutukan ito ng ating gobyerno. Nariyan din si Andy Chua, George Tan, David Bangayan. Ito na yung David Bangayan na ito. Ito yung David Tan, eh, na nung araw ay pinatawag na ito sa Kongreso. Pero bakit walang nangyari dito sa ginawang investigasyon ng Duterte administration, no? Noong nakaraang administrasyon. Ito na naman ngayon, pumuputok na naman itong pangalan na si David Bangayan. Nariyan din si Tommy Gu, Wilson Chua, at may isa pang nagangalang Paul Tebes. Kaano-ano kaya ito ni Jerry Tebes na sinasabing hari ng mga hari ng mga smuggler ng meat product diyan sa Bureau of Customs, no? Kaya nga dapat itong mungkahi ni Senadora Amy Marcos na kasuhan ang mga protektor ng agricultural product, ay dapat kasuhan ito at dapat madaliin na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makasuhan itong mga protektor na ito para mapanagot sila sa batas. Ang sabi nga ni Senador Tito Soto ay dapat, Mr. President, dapat wala kang maitira, no? Hanggat maari, wala kang maitira, kasuhan ito at tanggalin ito. At lalo na Commissioner Ray Leonardo Guerrero. At para nang sa ganun na hindi na ika nga mahirapan itong ating mga kababayang mga magsasaka. Kawawa po mga magsasaka sapagkat sobrang bagsak presyo ang ginagawa nitong mga agricultural product na ito, na mga smuggler na ito. Binibili nila sa ibang bansa yung agri-product sa murang halaga lamang. Kung kaya't itong ating mga magsasaka ay hindi na, tinatamad na sila magtanim ng mga gulay na maaring makain ang ating mga kababayan. Makain po nating lahat dahil dyan sa bagsak presyo ng mga smuggler na iyan, ng mga agri-product. At ito naman, panoorin natin ang pahayag naman itong si Bureau of Customs Commissioner Leonardo Guerrero. Si Bureau of Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, na isa sa mga idinadawit sa kontrobersya, may hamon sa mga nagbibintang sa kanila na sangkot sa smuggling. Sabi ko, imbestigahan na lang nila. Nakapag-usap naman kami. Kausap ko si Director General Monteagudo, si Batalya. Kausap natin yung sa ISAP, kausap natin yung PNP. Eh, hindi ko alam kung saan nagbigay ng mga impormasyon na yon na sinasabing validated. Kaya yun din ang pag-iusap namin para matapos na itong issue na ito. Kasalukuyan namin bine-verify nga ito. Kausap ko the other night si Director General Monteagudo, nag-text kami. At kina-clarify ko, yung sinasabi ni Senator Soto na pinirmahan niya daw na listahan. It appears na meron nga pinirmahan si Director General Monteagudo, pero not in any way related do sa sinabing validated list. Meron siyang transmitter letter ata na pinirmahan, address dun sa Senate, na kung saan naka-attach yung mga ibang dokumento. Pero on their part, sa NICA, wala silang sinasabit na validated list. Handa raw silang harapin ito dahil alam daw ni Commissioner Guerrero na malinis ang kanyang konsensya. Hindi na iwasan ni Guerrero na maglabas ng sama ng loob. Unfair talaga sa amin at saka sa mga pamilya namin ba? At saka sa institusyon. Pati sabi ko, biro mo yung pinaghirapan namin din sa Bureau of Customs sa isang iglap parang nawala na. Tatlong taon namin binuno itong transformation at saka reform agenda namin dito. At marami namang magpapatunay na malaki ng pinagbago namin. Pero sa isang iglap, sa isang kwento lang, nasira. Yeah. So sabi ko, mabuti pang kasuhan na lang kami para magkaalaman at madepensahan din namin ang sarili namin dahil kawawa naman yung integridad at reputasyon namin, pati yung pamilya namin, damay ba? So yung mga kaibigan, ang pahayag ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero na pinabubulaanan yung akusasyon laban sa kanya. Pero ang sabi naman ni Senador
Tito Soto ay talagang ang kanyang report ay galing sa NICA, ang report ng Senado. Kung kaya't ito po ay malinaw na reliable source ang ginawang imbestigasyon ng 17 mga senador. At ang report nga ito ng Committee of the Whole na pinamumuna ni Senador Tito Soto, ito'y malinaw na may probable cause ang kanilang ginawang imbestigasyon. Yan na pong sinasabi natin dyan sa Bureau of Custom na ang balita natin ay ang mga media ngayon ay hindi na nakakapasok sa Bureau of Custom, marahil para wala nang makuhang balita ang mga taga-media o maari namang para mapagtakpan ang mga tiwaling gawain dyan sa Bureau of Custom na pinamumunuan nga nitong si Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Matagal na po ito na nangyayari ang mga tiwaling gawain dyan sa Bureau of Custom. Ilang mga presidente na ba ang nagdaan? Pero talagang hindi nasugpo-sugpo ang korupsyon dyan sa Bureau of Custom. Noong panahon ni La Peña, ganun din. Mas lalo din na itong panahon ni General ni Bureau of Custom Commissioner Ray Leonardo Guerrero ay mukhang wala namang nagbago, no? Sa ating dating presidente Digong, no? Ano ang nangyari at yung mga pinagkatiwalaang mga itinalagang mga official diyan sa Bureau of Custom ay nasasangkot sa katiwalian, sila ay sinasabing mga protector. Ngayon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talagang siya na ang hahawak sa Department of Agriculture dahil ang gusto ng ating Pangulo na masiguro na maganda ang maging produksyon ng ating mga magsasaka at tumaas ang produksyon o ani ng mga magsasaka. At lalo na ngayon, iminungkahi ni Senadora Amy Marcos na dapat kasuhan ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos ang mga protektor ng agricultural product dyan sa Bureau of Custom, gaya nga po ng mga binanggit nating mga pangalan. At sana itong mga smuggler dyan sa Bureau of Custom, lalo na itong mga binanggit natin kanina at binanggit sa balita na itong mga agricultural product smuggler na ito, ito po talaga'y dapat kasuhan. Matagal na pong nadidinig natin yung pangalang Jerry Tevez. Matagal na po yan, Leia Cruz, na reyna naman ng smuggler ng mga union, no? At yung Jerry Tevez na yan ay matunog na matunog ang pangalan niyan. At yung nagangalang David Bangayan o David Tan na minsan ang ipinatawag niyan sa Kongreso, pero walang nangyari, tuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag dyan sa Bureau of Custom. Ngayon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, alam natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos nakakabili po siya sapagkat nakita po natin yung simula nung kanyang panunumpa, nung kanyang inaugural speech nitong nakaraang June 30. At talaga namang kitang-kita natin ang kausayan ng ating Pangulo at napakalaman ng kanyang mga sinasabi doon sa kanyang talumpati at bumilib tayo dyan sa kanyang katalinuhan. At ito na nga ang unang araw ng kanyang cabinet meeting, kung di tayo nagkakamali, ano? July 1, kung di tayo nagkakamali doon sa kanyang unang cabinet meeting, ay marami siyang mga inilatag na mga programa sa ating mga kababayan na gusto niyang ipaalam ang kanyang mga programa at kanyang binigyan direktiba ang kanyang mga gabinete na gawin ang lahat para sa paglakas ng ekonomiya ng ating bansa. At kabilang nga dyan,
ang Department of Agriculture na kanyang hindi talaga binibitawan. Kung magkaroon man dyan ng OIC, ay siguradong nakatutok pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakakabilib din dyan dahil talagang hindi siya kumuha ng tagapagsalita, bagkos ay siya ang humaharap sa mga media na nag-i-interview. At sa mga media naman, sana yung inyong pag-i-interview sa ating Pangulo ay marami ho kasing mga komento na may nagsasabi na hindi masyadong ika nga na address ng tama yung inyong mga pagtatanong, o rather hindi nyo na nababanggit ng maayos yung mga pagtatanong sa ating Pangulo, dahil ang ating Pangulo ay ang pinakamataas na leader ng ating bansa. Dapat igalang po natin yan. So yan lamang po ang ating topic sa araw na ito. Ang mungkahi ni Senador Amy Marcos, kasuhan ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos ang mga protektor at smuggler ng agri-products dyan sa Bureau of Custom. Abangan po natin yung mga kaganapan na yan, at sana nagustuhan nyo po ang ating videos, at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aming i-upload. Maraming salamat. Magandang araw po. Ito po naman si Kamar Batigas. Bye!